barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po, question. Maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR PhilHealth? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring SAF. Sila po yung nag-encode. Yes. Sa Vlogs Bangkal Lokal Game Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main, magbebet po tayo mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre kapag minamasdan niya ang nakapahang ng pagod.
panalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayong pangalan. And the mystery character I see, Grampo! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang Ipa. Epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is ito, alam mo rin. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Kal, ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. I can see the feelings gone. What happened to the dreams? To you it never ends. Too much. Alye Turist, Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castañeda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po. Question, maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR field? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ang ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring staff. Sila po yung nag-encode. Yes. Magbebet po tayo, mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre kapag minarmasdan niya ang nakapahang ng pagod.
panalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayong pangalan. And the mystery character I see, Grampus! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. D. Correct answer is? Ito, alam mo rin ito. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Turista. Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungson, ipanalangin mo kami. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may damal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng samarenang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Good morning. Good morning po. Audio check. Good morning, Kap. Good morning, Kagawa Dueng. Kagawa Chan, can we have your audio check? Kagawa Chan? Kagawa Chan? Habang inaayos po yung audio ni Kagawa Christian, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay January 30, ang huling Lunes po ng Enero at ang ating pong unang flag ceremony matapos po ang ating Pangkal Administrative at Local Initiative Week. Hindi po tayo nag-flag ceremony last week dahil po sa kasagsagan din po at araw po ng pahinga.
after po ng baliw events. At sa ngayon po, tayo ngayon ay nandito uli upang ihatid sa inyo ang mga reports ng ating pong council. Morning po sa lahat po na nang nanonood dito po sa ating pong virtual flag ceremony. Kasama po ang council, ang pamilya po ng Sangguniang Barangay at kayo po, buong Barangay Bangkal. At nandito. Good morning po kay Tatay Kenneth Season, kay Clarice Gaidor. Good morning po kay Tatay Jose Lito Cruz. Good morning po kay Tita Mercy Bailon. Good morning po at kay Jem Bong Nelson na lagi nanonood. So, umpisa po natin ang report. Kagawad Chan, nandiyan na ba? Okay. Umpisa po natin ang report. Kagawad Christian. Yan. Audio check, Kagawad Chan. Check, audio. Yan. Yan. Good morning, Kagawad Christian. Yan, okay na sa'yo. Umpisa natin ang report para mula po sa committee head ng Disaster and Rescue Management at True Bosconian. Yes, good morning. Isa sa San Juan Bosco at ito ang ating Bosco diyan. Kagawad Christian Nasito. Yes, happy feast day of St. John Bosco. 31 is yung death anniversary niya. Hindi namin makakalimutan 'yun eh. Kasi since prep till high school nandiyan kami ni Kagawad Bam Hildawa. Ayan, si Dato Angeles direct nandiyan ka rin. Pista natin ngayon. Ayun, so report muna on my committee. Nagdaang mga linggo, pati yung pista ng bangkal. Okay, go. Direk. Ayan. Ito naman, napaaga to. Ano to? Nung fun run, pista na to ng Pio del Pilar. Nagkaroon din sila ng amazing race. Tataon, na-busy din ang rescue nila. Kasi marami rin silang kinikater ng mga emergency cases because of their fiesta, no? Ang na-aksidente dito, tumawag sa akin, ay ang ating kasamahan sa trabaho, Bantay Bayan natin. Anak niya yan. So, and available naman ang ating rescue that time. So, pinapunta ko na ang ating mga bangkal friends. Eh, ganun din naman, tulungan din tayo, Pio del Pilar, at bangkal, isa lang naman yan dati, kuli-kuli lang yan eh. Isa lang din ang piyesta din natin. So, nagkakaisa tayo dyan. Okay? Next. Ito naman, last week, sa loob ng 2 oras, 2 na pasyente sa Bangkal, Maine. So, ano naman to, nadulas tong bata na to. So natukod yung kanyang braso, yung kanyang right arm. So ano, binigyan naman ng first aid linagyan ng sling, tapos for x-ray to, kaya tinawagan ng magulang para masamahan sa hospital of their choice. Hindi lang pang clinic yan eh, kailangan may x-ray din yan. Okay, next po. Ito rin, fall incident din to. Pag sinabing fall, nasubsob, na itukod, ganon. Hindi yung nalaglag lang sa sa matataas na gusali or mataas na palapag. Ito naman, may off-duty na rescuer tayo. Malapit sa stage sa Bonifacio. Itong si ma'am, na itukod niya naman yung kaliwang braso niya. So, kailangan din siya magpa-x-ray. Mamaya may closed fracture. Okay, kailangan ma-cast yung kanyang arm, yung left arm. Nabigyan naman ng splinting ng ating off-duty rescuer. Okay, next. Ito, ako ang responder dito eh. Dahil nataon naman ang ambulansya natin na sa Malvar Street, may pasyente rin. Sa San Lorenzo's Place. Sa tapat mismo na San Lorenzo's Place, si Mr. LBC Rider. Siyempre, LBC, magdi-deliver ng mga ng mga packaging or mga sulat. Ayan, na banggaho ang tumatawid na pedestrian na magpupunta lang sa agency nila o mag-a-apply ng trabaho. So, masakit ho ang braso, left shoulder at left leg ng rider ng LBC.
Ito rin naman si Sir, may iniindang sakit. May iniindang sakit sa bandang likod niya. So, kailangan yung tong dalawa na to, madala sa ospital, mga medical legal. So, nag-request ako ng ambulansya from C3. From C3, nag-dispatch sila ng Makati Rescue, MSAR. Hindi ko na pinost yung MSAR dahil hindi naman sila part ng responding ano natin eh. Okay, sige, next po. Ito naman din, kasagsaga na rin to ng piyesta, no? First aid naman to, first aid na aksidente naman sa motor, minor injuries lang, abrasions o galos sa lower extremities. For first aid lang po ito at tuloy naman ang trabaho ng rider after. Okay? Next po. Ito, San Ildefonso. Ito talaga ang totoong pista ng San Ildefonso eh. Monday night. Kung hindi ako nagkakamali, gabi na yan. Okay, dinabas ang ano, inabot kami ng mga alas 9 pasado. Inikot ang prosesyon sa Bangkal at Pio del Pilar. Kasama ko dito, Bravo Riders, yung Congressman Kid Peña Riders, at tayo. Representing Barangay Bangkal Council nandito ako. Ayan, salamat po sa lahat ng nag-escort ng prosesyon. Okay? Next. Ito ho. Sama-sama po ang lahat employees nung administrative day. So, ito nung piyesta, nandito ang mga Bangkal Friends and ang ating volunteer na Pasay Heat na nasa isang base lang namin. Pumarada naman po at naka-duty na rin niya as well. Meron hong mga insidente along the parade, may na-aksidente pa rin ho, e-bike nakabangga ng PWD. So buti na lang meron tayong mga na-dispatch kaagad ng mga riders natin. Ang mabilis nating riders. Riders na rescue ha, responder 1, 2, 3 na dyan para magbigay ng assistance. Okay, next. Wala na po. Meron pa. O, meron pa pala. Ito naman, vehicular accident rin. Piyesta na to. Siyempre, nagdiriwang na tayo. Iba, nakakainom na, intoxicated. Hindi may iwasan. Meron hong mga aksidente sa motor. Tawa, wala ang balance. So, nandiyan din tayo to provide medical rescue assistance. First aid at ma-cater, madala sila sa respective hospital of their choice. Ayan po, feel first aid, then proceed to the hospital. Next, meron pa po. Dami, no? Ano pa ba yan? Ito, sa Osmeña Highway, may self-accident rider na aksidente. At kaya nga ho, nasa hospital pa rin ng Makati ang ating stretcher tsaka spine board because of this. Ibig sabihin ho, puno na naman ang pasyente sa OSMAC, sa ER, kaya naiwan na naman po ang stretcher natin at spine board. Ibig sabihin, meron hong nakahiga sa stretcher natin. Ayan ho, dadala po sa ospital ng Makati yan. Okay? Next po. Kung meron pa, meron pa pala. Ito ang hindi namin inaasahan na mangyayari ng piyesta. Nagkaroon po ng mauling incident, hindi na ho na napigilan. Nagkagulo-gulo na ho ang mga crowd sa dahil nauwi sa may nasaksak, pero naidala namin sa ospital yung taong nasaksak dito. Wag naman ng mga Marites diyan, nalaman namin ho patay na hindi pa po nasa ospital ho. Yung pasyente. Meron ho kaming complete report with that. Ayan. Ang Romesponte, salamat po sa lahat. Bantay Bayan, police natin at ang rescue. Ayan. Sa susunod na mapaghahandaan namin yan. Yung mga dumarating na bisita natin coming from different cities sa Metro Manila. Paghahandaan na namin, dumadami ang crowd. Ayan. Next po. Ayan, yung ibang mga postings na yung mga reports sa akin, meron pa po, may mga nahirapan huminga, meron pa po yung
na aksidente ng PWD, mayroon pa po kinator sa ano sa bahay dahil bedridden, hindi ko na rin po pinost na ang dami hong nangyari nung nakaraang linggo kasi ho actually nga ho nagreload ako eh reload ng gamit dahil maubos ang mga EMS supplies ko, emergency medical services supplies. Kailangan mag-reload ayun. Because of the trauma incident. Pag sinabi trauma, sinasabi ko, hindi ho trauma na natatakot ka, kinakabahan. Trauma with crushing forces, nasuntok, nabunggo, tahampas, na aksidente, yan. Crushing forces. Kaya ang reload ko ng gamit, napapunta ho ako kagad sa Bambang. Ayan po. Sana pinapaalala ko lang po sa inyo, lagi po pa rin tayo mag-iingat kung mag-i-enjoy tayo, magtira tayo para sa sarili natin at limit, magkaroon tayo ng limitasyon sa sarili para hindi tayo sa sobrang ligalig nawawala sa tamang direksyon o na-aksidente, nasasaktan o nagkakaaway-away. Yun po. Maraming salamat po. Good morning. Yan, maraming salamat kagawad dyan at napuno talaga tayo ng mga activities at respondents responses during the last 2 weeks especially. Hindi lamang po dito sa atin pong lugar kundi sa atin di kapitbahay na siya nagse-celebrate po ng kanilang kapistahan. So ang atin po pagbati sa atin po mga kapatid sa Pio del Pilar na sa kanila rin paghahanda at selebrasyon na kanila po kapistahan sa kanila pong pareha sa patron, San Ildefonso, at magiging sa kanilang patron sa kabilang ibayo na si San Juan Bosco. So, salamat sa mga rescue personnel sa lahat ng naging responses sa pangangailangan po ng ating komunidad. So, good morning po kay Tatay Willie Castro, ng ating lupot ng kapabayapa, ay Tita Sedin Lima, ay Sister Abby Ponsalag, good morning po. Eko Santiago ng Infrastructure, good morning. Pekpek Centeno, nakakalaga ng ating food fest, good morning. Marlon Yalong, na drivers. Education Committee Supervisor, Rowena Lupable, good morning po. At ang ating administrator, Gasioro. Good morning po sa inyo. Next report po, ibibigay natin ang Committee ng Health and Sanitation, Kagawad Wegpas. Ngayon, good morning. Ayan, magandang umaga sa atin lahat at sa lahat na nakatunghay sa atin ngayong umaga sa ating flag raising at reporting ng bawat mga kagawad ng ating barangay. At syempre, yung last week na kaganapan, syempre, nagkaroon tayo kahapon, hanggang kahapon, mula nung Friday hanggang kahapon ng last ating doon sa ating market. Yeah, sa likod ng ating stage, ayan. At least, marami pa rin ang nagpunta at talagang nagustuhan naman nila yung lahat ng mga paninda doon sa likod ng stage natin. Saan, syempre, ang mga, lahat ng mga sineservisyon ay lahat naman, lahat yung mga nagtatrabaho na pauwi ng kanilang mga bahay dito sa ating mga kabarangay na siyang mga bumibili doon sa mga paninda na nandoon. Alam naman natin lahat ay nag-enjoy doon sa ilang araw na pagtitinda ng ating mga kabarangay. Ayun, ayun na yung ginawa natin mula nung bago dumating yung ating kapistahan hanggang sa kahapon lang siya nag-end yung kanyang pagtitinda doon sa likod ng ating stage. Ayun, at ayun nga, sana daw magkaroon ulit ng ganito na pagkakataon na para hindi na sila lumalayo o lumalabas pa para bumili ng kanilang makakain. Ayun, sa health and sanitation report naman po, ayun, direct.
Hala, hindi ko makita yung picture. So, yung magkaroon tayo ng risk assessment screening activity. Ito ay yun. 4-day screening yan para sa blood sugar and blood cholesterol ng ating mga kabarangay. Lahat ay maraming salamat sa mga sumama at sumali sa para malaman nila ang kanilang mga doon sa blood screening na kung ito ay okay ba, kailangan ba magkaroon ng pag-inom ng gamot, at ito ay magkakaroon ng laboratory pag ikay ay kailangan matingnan pa ulit, mapasuri pa ulit, ikaw ay magkakaroon ng request na galing doon sa mga doktor na nagpunta dito sa atin para kayo ay ma-blood screen ulit. Kayo ay pupunta sa ating health center para makuha ulit kayo ng kaunting dugo para ma-examine ulit ang inyong kalagayan. Ayun. At syempre, hindi rin naman dyan nagtatapos yan dahil lagi naman pong nakaantabay ang health department po ng ating barangay para po sa ikaliligtas ng ating mga kabarangay. At ayun po, magkakaroon din po tayo ng bloodletting, yung dugo mo buhay ko, na gagawin dito sa Feb 3 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 dito sa barangay complex gagawin. So sana iniimbitahan ko po ang lahat na mag-donate ng dugo dahil ito po ay kailangan po natin, hindi lamang po sa inyong para sa sarili, para doon po sa nangangailangan ng dugo, lalo na yung mga kamag-anak po natin na nangangailangan. So kailangan po natin mag-donate ng dugo para may maitulong din po tayo, hindi lang po sa ating sarili, hindi po lang sa ating kamag-anak, para po sa humihingi ng tulong para mabigyan po ng ganitong klase na pangangailangan itong bloodletting po. Yan nga yung dugo mo, buhay ko, bloodletting natin dito sa ating barangay. Siyempre, ano yan, sa pakipagtulungan din ng ating city hall, sila ay bababa dito para magkuha ng ano na, mag-donate ng kanilang mga dugo. Ayun po. At siyempre, nagkaroon din tayo ng mga immunization sa mga babies na para sa fluoride sa mga children up to 5 years old, at nagkaroon din tayo ng family counseling. Siyempre, lalo na sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ayun po, tinuturuan po tayo o yung ating mga magulang na kung paano yung proper way po ng pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ayan po, yan po ang ginawa natin last week. At syempre, yun nga po yung tukol sa ating kapistahan, no, administrative day. Alam ko naman po, maraming nag-enjoy dyan. Maraming nakisaya, nakibaliw sa ating kapistahan na ginanap na isang linggong singkad na pagganap o pagsasagawa nitong ating kapistahan. At maraming salamat po sa lahat na nakiisa, nakilahok, nakibaliw sa ating kapistahan. At ayun po, at syempre, lagi din naman paalala, huwag po natin kakalimutan, tayo po ay laging malinis sa ating pangatawan, maglinis ng ating kapaligiran, para po hindi tayo magkaroon anumang mga sakit. Ayun po. So kailangan lang po talaga mag-ingat po tayong lahat. Sumunod lang din tayo sa mga protocols na pinapaalala lagi po sa atin. Kahit naman sa inyong mga TV, yan po ay pinapaalala. So sana wag po natin kalimutan para po tayo maligtas sa anumang sakit o kapahamakan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa atin lahat. Yeah, maraming salamat, Kagawa Dweng. January and February po ay puno po yan ng mga medical health-related activities sa ating pong pagpupugay, sa ating pong mga kaibigan at kasamahan po sa Bangal Health Center na sila po nag-ikot sa ating pong barangay, doon nga po sa isinagawang mga
medical activities. At hindi pa po iatapos sa Miyerkules po. Kailan yun, Kagawdweng? February 3? February 1? February 3 po. Bali, nausog po eh, dapat Feb 1. Kaya lang parang nagkaroon pa ng pag-request doon sa kanila. So kaya ginawa February 3. February 3. So lalabas yun. Saturday yun? Ay, Friday? Ano ba, Kagawdweng? February 3. Friday. Friday. Ang dugo mo buhay ko, ayun po yung opo ating po blood letting. Sana po makiisa po tayo upang sa panahon po ng pangangailangan, meron po tayong stock at meron po tayong pagkukuhanan. Yan. So, gagawa po ng kaukulang anunsyo ang ating po barangay patungkol po dito. Yan. So, good morning sa ating mga nanonood. Ang ating social service supervisor at PWD president at Becca Taupa, good morning po sa inyo. Francisco, so good morning. At si Mariel Rele, senior citizen, good morning po sa inyo. Okay, at para naman po sa report in behalf of the social services, Kagawad Allen Policarpio, bigay ko po muli sa inyo si Kagawad Christian Jacinto para ihatid po kanya pong report. Kagawad Christian, good out. Yes, si Kagawad Allen nga po may ano, tulungan po natin siya sa kanyang ano, yung na-aksidente ang kanyang anak. So inaasikaso niya po muna si Patrick. Si Patrick, nakasama ko rin sa mga training sa rescue. Ayun po. Sige po, report po on his committee. Okay, ito na lang po based on the pictures, no? Ano to, palarong handog na para sa mga PWD. Mga rescue na standby dyan, nabalik naman po ngayon dahil 2 years din na nawala yan. Yung mga games for the PWD, hindi naman pinapabayaan ni Kagawad Allen po yan. Marami naman pong lumahok at nakisaya sa amin sa pagdiriwang po at sa palaro ng PWD. Okay, next po. Ito naman po, PWD sa services. Ayan po, nagbigay, nandito rin po yata si, ayan, si Kapitan. Ayan po, activities ng PWD na hindi pinababayaan ng ating Kagawad, na si Kagawad Allen sa pamumuno rin po ni Ate Rebecca Taupa. Okay? Next. Maliit lang po kasi yung ano, hindi ko alin salamin ko. Okay. Ito po, yung love ko, pet ko, Saturday to. Nakakatuwa po tingnan yung mga pets natin, yung mga dog lovers dyan. Nakita ko po, may tapang Chinese New Year pa na, na costume na doggy. Ayan po, napaghandaan po at saka nakita ko naman po yung dami ng lumahok kasi ang dami ng pet lovers dito sa Bangkal. Okay, next po. Ito, Battle of the Bands. Okay, natatawa rin sa Battle of the Bands. Maganda to, masaya to. At naibalik po yung Battle of the Bands. Ayan, pati ako, anyong lingkod, napakanta, naparakrakan, kasama sina Francis Cosio, pati si Kagawad Bamhildawa, Allen, and the rest of the personnel o mga employees natin. Nakisaya. Pero hindi kami ganun kagulo dahil sa limitation din namin aming pagsasaya. Okay, congratulations sa nanalo. Alam kong praktisado lagi yung nanalo na yan kasi mayroon silang ano dyan eh. Fellowship along sa tapat ng RG. Ayan. Lagi sila tumutugtog kasi singing is equivalent to twice of praising. Yun daw ang sabi. Twice of prayer. Kaya ano, praktisado sila. Ayun, next po. Ito, MCG. Ito, napakasipag po nila magbigay ng ano na community service sa atin. Itong mga MCG na to, nagfe-feeding, nagbibigay pa ng mga seminar, pagtuturo sa from God, tapos nahikayat nila ang mga kabataan, ang mga kabarangay natin
na yung paglilingkod sa Panginoon. Okay? Next po. Okay, social services. Ayun, yung PhilHealth, ayan po yung bilang ng mga naano nila na na-accomplish nila for the last 2 weeks kasi wala po tayong ano eh flag race last time. Ayan po, kita niyo na naman based on the pictures. Ayan po. Okay? Meron pa po. Ayan po, ay nakita ko naman po yung sipag ng mga social services yan. Kasi kahit sa gabi, hindi maiwasan na may problema tayo sa away ng mag-asawa, ng mga bata, ayan, nahuli sa kalye, na alis oras ng gabi. Nandyan po, nakita ko po yung mga personnel ni Kagawad Allen na 24/7, almost 24, parang ganun na rin, round the clock na rin ang panilang pagsiservisyo sa atin. Ganyan po. Ayan, thank you po. Yan, maraming salamat Kagawad Chan Jacinto in behalf of the Social Services Department. Pagpupugay po sa lahat ng staff at empleyado ng social services, pati po ang Women's Desk job order personnel sa kanila po serbisyo sa makibaliw at sa lahat po ng pangailangan ng kanila pong committee. We welcome po Kagawad Richard Sakilayan at Kagawad Tricia Eusebio in our flag ceremony. Audio check po tayo. Audio check. Good morning. Good morning. Yan. At Kagawad Richard, magandang umaga sa iyo. Yan. Ang tagapantay po ng Food Fest. Si Kagawad Richard po ang nagsara ng ating Food Fest kagabi. Yan. So good morning po sa inyo. Ibibigay ko po sa inyo ang committee head ng ating Peace and Order Committee, Kagawad Richard Sakilayan. Yes, magandang umaga sa inyo. Sa ating barangay bangkal, magandang umaga. Siyempre sa ating mga kagawad. Siyempre naging masaya at naging tagumpay naman ang ating baliwan ng 2023 at siyempre maraming nakilahok, maraming nakisaya at tagumpay naman talaga ang ating mga naging activities at mga iba mga programa na inanda sa ating mga barangay. Siyempre, shout out sa mga ating mga bantay bayan na talaga naman na nag- sinecure at nagbantay sa ating mga naging bisita at mga dumalo sa atin sa barangay natin. Sa ating mga supervisors, team leader, sa traffic at sa mga iba pang mga talaga naman na nagbantay para po maging payapa. Nga lang at last minute meron po may incidenteng na hindi natin maiwasan dahil nga po may mga dayo. Dayo na nakigulo or nanggulo sa ating huling activity. Okay? Ito po ang report po ng peace and order sa linggong ito. Yan. Tuloy-tuloy po ang ating BADAC meeting, Barangay Anti-Drug Abuse Council. At pinag-uusapan po rin po natin ang ating application po para po sa barangay drug clearing. Pagkabat medyo pina-update po tayo ng PIDEA. Yun po sa watchlist. Agaran po natin, i-update po natin yan. Para po ating application po sa drug clearing, barangay drug clearing, maipasa. Yan po ang monthly BADAC and BPOC meeting. Po, tuloy-tuloy din po ang pag-ooperate sa mga gumagamit o nagdadala ng pinagbabawal na gamot. Ang ating kapulisan ay
agad po, nag-operate pa rin po sila. Tayo po ay na naimbitahan na mag-inventory o mag-witness sa mga ganyang insidente. Next. Nagkaroon din po ng pagkabata hindi po taga rito po ang naging biktima at hinihinalang ang suspect na rape incident o rape kung siyam na taon na insidente. Hindi po taga rito po yung rape. Hindi rin po taga rito ang suspect po niyan. Bali din nila or isang insidente na dinala. Dinala po rito yung ang biktima at dito lang po nangyari po ito. Sinisubaybayan po natin ang karumalduman na insidente po ito. At ayan nyo at ang ating kapulisan na hindi po tumitigil para makarusahan ang kumuha itong karumalduman na ito. Next. May mga insidente rin po tayo na ng hold up sa jeep, particular po doon po sa phase 2, mga biyaheng mantrade. Ang ating kapulisan ay hindi tumitigil, pagkabata nagkaroon po kami ng huli nung nakaraan at na-witness po namin ang pag-search warrant ng isang nihinalang or positive po ang ating kapulisan. Nahuli po sa isang residente dito sa atin. Yung po ng hold up sa Magallanes at sa phase 2. Nahulihan po ng baril po niya. Kaya po ang ating kapulisan headed by Police Major Wilken Noblias. Marami na rin po silang mga accomplishment pagdating po sa mga holdapan or mga holdapan at mga iba pang mga insidenteng hindi maganda sa atin. Next. Ang mga nakatambay sa mga gluto na di sa gilid ng tulay sa limo ng yan, nirespondan din po natin yan. Pag may tumawag ng mga residente po natin, mga nakatambay o mga nagluluto o mga mga nagtatayo ng konting bahayan sa mga agad naman po natin respond yan ng muntik masunugan dito po sa Hison ni Marias. Kahapon din po, mayroon po nagsiga sa PBNay. Agad naman po na-respond yan ang ating bantay bayan. At Pasay Heat ay agad naman po respond sa mga ganyang bagay. Siyempre ang ating Bureau of Fire, sila po ang tatapos at kiniklear po upang maiwasan po ang anumang insidente ng ganyan. Next. Going to patuloy po ang pag-rubing, 24/7 po ang pag-rubing ng ating mga pantay-bayan. Upang may putupad po ang anumang ordinansa. May mga volunteer din po tayo katulad po ng Guardians kasama po ang Ruby nito. Kahit na alanganing oras po talaga nag-rubing din po ang ating mga volunteer kasama po ang pantay bayan.
siyempre, ang kapulisan, hindi lang natin alam na meron po mga sibilyan na nag-roving po upang ma-secure po ang ating AOR. Next. Yung pagpapaalis at yung paglilinis po sa ating mga bangketa, ginagawang talaga niya po. Sabay po niyan ang mga report, nire-report po ng ating mga barangay, agad naman po natin i-respond. Sa mga nagpa-park, sa mga corners, mga blind corners, make po natin pinatutupad po yan dahil nga po para maiwasan po ang mga insidente. Yan po ang mga naging programa po natin noong fiesta, yung pong Paris Day. Assisting sa fun run, yung SK 3K fun run. Ang posisyon noong January 23. At siyempre, yung pagbabantay sa schools, tuloy-tuloy po yan. Umaga, tanghali at gabi. Yan lang po. At siyempre, ang ating bantay bayan at kapulisan ay nagko-coordinate po sa bawat isang po niyan kung ano po pong mga insidente. Kapo lang din po, nagkaroon din po ng nakawan dito po sa palengke, yung sa it, sa nagtitindirang itlog. Nakausap naman po natin ang ating yung nabiktima o yung pong complainant. Magpa-file na po sila ng kaso. Nasundan naman po natin yung kasong yan at sana ho masolve natin ho ito. Na may nakuha na kaming tao at meron na rin po kami suspect. Meron na rin ang suspect yung complainant. Kaya yun lamang ho, nasa tigatagig po yung complainant. Sa tulong po ng ating CCTV at mga iba pang mga witnesses, agad po masusulat po natin itong kasong ito. Sa mga insidenteng pwede pa nating report, bigyan nyo lang po na kami ng tamang impormasyon para po ang ating mga impormasyon po yan ay agad po natin masusulat. Ilan po at magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, maraming salamat, Kagawad Richard Sakilayan. Siyempre, sa lahat ng ating pumbantay bayan na isa sa mga punong abala sa lahat po naging activities po natin sa kapistahan at maging pagkatapos po nito. Salamat po sa lahat ng pag-alalay sa activities, hindi lamang po ng barangay, ng SK at maging sa mga komunidad po natin na nagpaalam at gumawa ng kanilang sariling inisyatibo upang lalong mapasaya ang ating pakibaliw week. Yan. So, maraming salamat sa inyo. Next naman ang ating muli, pagbati po sa ating po mga viewers kay si Sir Aji ng Lupo Tagapapayapa at Kalikasan Group. Good morning po sa inyo. XO, Francis Cosio, good morning po sa inyo. At next naman po ang report ng ating pong education at Culture Committee at isa po sa head committees sa ating po Makibali Week, Kagawad Tricia Eusebio. Ayan, audio check po muna, Kap. Good morning. Okay naman po yung audio. Okay. Ayan. So, isang magandang araw po sa inyong lahat. Una, maraming salamat po sa mga nakibaliw sa ating Banghal Administrative and Locals Initiative Week ng taong ito. Siyempre, alay sa kapistahan ng San Ildefonso. So, isang linggo, actually na-extend pa nga po siya ng mga activities para sa inyo, para sa ating barangay.
At sobrang dami po ng tumulong para maging successful po lahat ng mga programang yan. So maraming maraming salamat. Kilala niyo po kung sino-sino kayo and yung efforts po ninyo ay napakalaking bagay. And syempre sa ating mga kabarangay, sana po nag-enjoy at dumalo po kayo dyan. Yan. So una po, Derek. Ayan, so this year po, meron tayong live and online events. So yung ating new normal na mga ginagawa ay yung iba, binalik na natin sa normal face-to-face events and meron pa rin pong mga online events. Katulad ng puno ng papremyo sa piyesta. Siyempre, thank you, Tech Team. Next po. Ayan, BADAC meeting, dumalo po ating education representatives dyan sa palagiang pag-coordinate sa BADAC Council, lalo na with regards to our students, ating paaralan. Next po. Ang isa na namang Bangkal Bayanihan program, Adopt the School po, kasama ng Kuleo San Agustin and Bangkal Elementary School 1. So muli pong bumisita ang mga guro ng CSA upang magturo at mag-introduce ng mga bagong ways of teaching sa ALS students and grade 1 pupils ng paaralan. At syempre, lagi po sila nagbibigay ng mga giveaways, mga snacks po para sa mga mag-aaral. Next po. Ayan, so kabilang po sa naging sa mga binibigay ng Kuleo San Agustin sa mag-aaral ay ang grocery packs noong early January. So yung iba pong recipients ay yan po sila. Mga students ng Bangkal Elementary School 1. Siyempre, thank you po kay Sir Sid, kay Ma'am Salibio, kay Ma'am Pastro, at sa pamunuan ng Bangkal Elementary School 1 for entertaining rin yung proposal ng paaralan. Next po. Ayan, e-scholar distribution of allowance. So meron po tayong bagong batch ng e-scholars. So napakasaya po na nadadagdagan yung ating pamilya ng e-scholars. Mga mabubuting mag-aaral po yan ng Bangkal. Lahat po sila taga-Bangkal, number one. At sila po ay mga talagang iba't ibang sector yung kanilang pinanggagalingan. Meron pong indigent, solo parents yung kanilang magulang, or may sakit. Meron po mga may kailangan ng financial assistance. So ito po yung ating mga nasusuportahan sa programang ito. Next po. Cultural mapping. Yan po ay sa City Hall at inatenan ng ating education supervisor and member. Next po. At nagkaroon rin ng Barangay Employee Seminar. So, kabilang rin po yung ating committee sa dumalo dyan. Yan. Next po. Equipment request ng Bangkal Elementary School Main. So, muli po ating pakikipag-coordinate sa mga paaralan. Napakahalaga. Kaya't, ayan po. Isa po yan sa mga ginagawa natin. Okay, next. Bangkal Online Services, patuloy po tayo sa paggabay at pagsuporta sa programang ito. Walk-in lang po tayo sa barangay para sa paggabay ng ating committee sa pagkuha ng inyong mga kinakailangang dokumento. Next po. Ayan, so meron pa yung Makibaliw tote bag. Anyway, yun po yung isa sa ating mga bagong inintroduce this year. Yung Makibaliw Passport, kung saan overwhelming rin naman po yung mga nag-participate dyan.
yung mga naka-attend ng mga makibaliw events. And pwede na pong i-claim, actually I think tapos na po yung claiming period, ng mga zero-waste tote bags. So maraming salamat po sa pagsuporta sa mga programa ng barangay. And looking forward to more activities the next month. Good morning po. Hi, Kagweng. Yeah. At maraming salamat, Kagawad Tricia Eusebio, at sa Education and Culture Committee na bahagi po ng ating tech team at sa atin pong response team para po doon sa atin pong mga makibaliw activities. Yan. So, regards, so ang paalala po natin, though, sasabihin ko po mamaya, ang claiming po ng prizes para po sa atin pong BPP puno ng pa-premyo sa piyesa ay hanggang bukas po. Yan. Pero pa po mga hindi pa po nagki-claim ng prizes sa inyo at sana po ay maklaim na po ito bukas. All prizes not claimed after January 31 will be forfeited and will be raffled again po doon naman po sa atin po mga stakeholders. Yan. Okay. So, para naman po sa report ng Clean and Green, papato ko po muli kay Kagawad Trish na rin since ang involved sa Zero Waste Movement. Kagawad Trish, to the honors for the Clean and Green. Ayan, good morning po muli para naman po sa report ng Clean and Green Committee headed by Kagawad Bamsadaw. Yeah. Direct. So, ako, napaka-sipag. Maraming salamat po sa paggabay, pag-alalay sa ating BFF, ang Bangkal Food Fest. Dahil sa sobrang dami po ng ating mga bisita at tao dyan, kailangan po talaga ng paglinis sa lugar. At syempre, bilang pagrespeto na rin po sa mga residente na pumapayag na gawin po natin ang food fest dyan. So, thank you po, Clean and Green. Next po. Hazardous waste collection. So, isa po yan sa mga usual na ginagawa ng Clean and Green, ang pagkolekta ng hazardous waste sa ating barangay. Next po. Plastic collection drive. So, yung nakuha nilang mula sa weekly house-to-house collection ay 38.20 kilos. Okay. And then sa barangay, 60 kilos for a total of, wait lang, Derek. For a total of 98.80 kilos ng January 19. Okay, next. Nung January 26 naman po, ang total natin ay 76.63 kilos ng plastics. Yan. So, iba't ibang klaseng plastic po yung tinatanggap ng ating collection drive. Sa mga hindi pa po nagbibigay ng kanilang mga plastic, mag-message lang po kayo sa amin at isasali po namin kayo sa ating group. Dahil mas masaya po, mas maganda yung programa. Kung mas marami po yung nakikiisa, okay lang po na konti yung binibigay, it means maaring nagbabawas na talaga sila ng paggamit ng plastic at mas okay po yung mas maraming contributors. Yan. So maraming salamat po. Every week po yan ginagawa ng ating Clean and Green Committee maliban sa pag-iikot sa mga kalsada para mag-clean up. And supportahan po natin yung kanilang mga programa. Thank you po. Yan, maraming salamat, Kagawad Tricia Eusebio, in behalf of Kagawad Bamsadaw of the Clean and Green Committee. Yan, good morning po, Pap Mario, at sa lahat ng mga kagawad. Diana Ortega, ang nanay ni Kumaring Sheila, ang pagbati po namin sa inyo na double winner po yan nitong nakaraang PPP, Pasko at Fiesta.
Congratulations sa mga pinuno, buong council, sa recent concluded value activities at sa lahat ng continuing programs. Salamat po. Thank you sa lahat ng pagsisikap na ma-secure ang peace sa ating barangay. Sana maka-coordinate natin sa MSWD ang mga mabuting gawain sa ating mga kalakal at for members of the society. Pwede po silang ditagambangkal. Sana, ayun, so, mas ano lang. Ang bilis at ang linis kagad. Thank you, kagawad Bam and kagawad Trisha sa ating po clean and green. Po, katuloy po yung ating thank po coordination. Thank you po sa inyo. Yan. With MSWD, endorsements po sa lahat po ng ating pong nakukuha through the Social Services Committee. At hopefully po, unti-unti, we see improvements po with regards to the proper endorsement po and yung aftercare program para po sa kanila. Yan. So, next is in behalf of Kagawad Rover Hilario na naka-schedule naman po sa hearing ngayon bilang isa sa mga responsibilities po ng member po ng council ang pagsunod sa mga sampinas at pag-witness po sa mga inventories. Siya po yung naka-schedule ngayon. Ibibigay ko po muli si Kagawad Richard Sakilayan for the report of Infrastructure Committee. Kagawad Richard. Audio check. Okay, magandang umaga po ulit po. In behalf po ng ating Kagawad Robert Hilario na nasa hearing po ngayon sa City Hall. Ito po ang report po ng ating infrastructure. Yan, patuloy po. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagbibigay serbisyo sa ating mga bangketa na ginagawa o ang ating mga street light. Ayan po ang ating alagang sidik na patuloy po at syempre napakasipag po niyan. Ating ang supervisor po ng ating infrastructure si Eco Santiago. Kaya ang pasasalamat po sa ating infrastructure team. Next po yung paggawa ng street light, yung pong mga paglilinis po ng ating mga bangketa. Siyempre, sa tulong din po ng ating mga kabarangay, kung ano po yung nire-report nila, ay agad naman pong i-respond yan o nagawa po ng paraan upang ang mga ating mga nire-report ay binibigyan diin. Ano po yung kanilang yan, pagpatayo ng mga streetlight or mga one way or yan po yung puyatin sa phase 2 ng mga street light o mga street signs. Pre, yung activity rin po ng nung makibaliw, yan dyan po sila. Walang tigil din po yan. Yung pagpapalipat ng mga chairs at tables. Kung ano po yung pangailangan ng ating mga po yung mga manholes, yung mga sirang mga bangketa at ginagawa po nila yan para po maiwasan po ang mga anumang insidente. Meron pa po. Siyempre, in behalf po ng ating infrastructure na hindi tumitigil po para po sa mga nire-report po ng mga tulad doon ng mga sirang street lights, nireport po nila yan, yung mga sirang mga kalye sa bangketa, yan po ang ginagawa po ng ating mga infrastructure team. Biya po ng ating kagawad Robert Hilario, yan po yung naging report nila. Magandang umaga po sa inyo na tulad. Yan, maraming salamat Kagawa Richard in behalf of Kagawa Drover Hilario. So tuloy-tuloy po yung atin pong
pagsasagawa po ng ating installation of street markers, yung bangkal markers po, na kung saan yung ating pong second batch ay dumating na. We've installed, yan po, makikita nyo po sa Kalye ng Lim at Ebanghelista, nag-install na po tayo ng ating pong street markers na may unidirectional, indicating yung one-way streets. Kasama na rin po yung inclusive street numbers, yung house numbers po dyan. So, hopefully po, lalo po ito makatulong, lalong-lalo na sa mga dumadaan with regards to the ordinances na ating pong nilagay doon. So, ang nakita nyo po ay ang ating pong installation ng street signages sa phase 2 doon po sa Yulo at sa Sabio Street na talaga naman po for the longest time nahihirapan po yung mga pumupunta to locate those places. At kasunod po niyan yung installation of the solar additional solar street lights sa atin pong ano at sa solar studs po sa main road po natin. So, thank you po sa mga kawani ng infrastructure headed by Kagawad Rover Hilario. Okay. So, next will be sa... yung sa akin na lang. Yung mula naman po sa pamunuan, sa tanggapan ng inyong pong punong barangay. Muli po ang ating pong pasasalamat sa lahat po ng nakibaliw doon sa atin pong Paris Fest, ang isa po sa atin pong best practices na kung saan tayo po ay nakatulong sa 12 Paris carts at isa pong lugaw cart na miyembro po ng atin pong Bangkal Paris Association. 1,300 servings po ang kanila pong na i-serve at kasama po dito yung ito po ay inugday natin sa atin pong plastic collection drive. So, hindi lamang po tayo nakakapagpatuloy ng atin pong mga gawain, kundi tayo po ay nakakatulong din na mapanatili po yung atin pong kalikasan. Tayo din ay nagkaroon ng Bakal Food Fest for 3 weeks. Tayo po ay hinanda natin ang Kalye ng Pisantos. Ang atin pong pasasalamat, unang-una sa mga residente po, ng lugar na yon sa pagpayag upang mailagay po natin doon yung ating pong food fest. 22 stalls po ang ating pong natulungan magkaroon po ng kabuhayan at ma-promote po ang kanila pong negosyo at nagkaroon po ng pagkakataon ang ating pong mga kabarangay at mga bisita upang matangkilik po natin at ma-promote ito sa kanila. More than 70,000 worth of bangkal local currency po at actually ang na-claim na at tayo po ay nakapag-release ng more than 100,000 worth of bangkal local currencies na kung saan ang mga bangkal local members kasama po ang Bangkal Food Fest ang nakilabang po dito. Ilan po sa ating po mga events natapos ay ginanap din ating po pre-baliw events at Dugon Champion 3x3 ay inumpisahan na po natin upang matrain ang ating po mga kabataan sa bago pong sistema ng paglalaro. Ang ating pong congratulations sa Dog Show na may Chinese New Year team. Doon pong kasagsagan ng ating pong selebrasyon. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa mga naging bisita po natin doon sa Food Fest. Tayo po ay nag-feature ng mga bangkal local talents. Kasama po si Yan Abelardo, si Clarence Taupa at si RC Morfe, mga dati po taga Bangkal at kundi po taga Makati. Yan. Yung atin po pag-alalay sa atin po mahal na patron, magbibigay po pugay at sa din po ng atin po selebrasyon, kasabay po ng ating selebrasyon ng Administrative Week ay ang ating po paggalang sa ating po patron Sal Ildefonso. Muli po, nakita nyo naman po ang ating po nag-installation ng ating po street signages na kung saan ang ating po nakalagay yung unidirectional or bidirectional signage
At kung di po nakalagay ang ating pong house numbers, nakalagay po ang ating pong barangay at zip code. Ilan din po sa ating po na ibalik ang ating po traditional na Zumba, Zumbakal, na kung saan nakita nyo naman po ang dami po ng dumalo. Muli ang paalala po na ang para sa po raffle at game winners, do lahat po ng game winners ayon po sa update sa akin ay lahat ay nakuha na. Lahat po ng mga raffle winners na pinapanawagan po na makuha na ang kanila po mga panalo, kanila po premyo sa hanggang bukas from 1 to 5 at Mangkal Barangay Hall at magdala lamang ng 1 kilo ng plastic. And upang magkaroon po ng bangkalinan bag upang makasama po kayo sa recipients ng ating pong bangkalinan bag, maglalaman po ng ID na may bangkal address or authorization letter kung di po kayo makakapunta sa bank ID para sa inyo pong representative. At claim prices after January 31 will be forfeited and will be raffled para po sa ating pong mga empleyado upang maisara po ang ating pong libro. At kahapon naman po ang atin pong mapugay doon po sa atin pong mga seniors. Yan, kahapon po. Ito yung mga, yan. Ang una pong senior meeting sa taong po 2023. 50 seniors po ang umatid sa atin pong live. At marami din po ang nanood sa atin pong event o online at muli tayo po ay nakapag-imbita ng isa po consultant sa kalusugan naman upang makapagsalita sa atin at makasagot sa katanungan ng ating pong mga seniors. At para sa ating mga seniors, syempre nagkaroon po ng konting salo-salo. So nagpapasalamat po kami sa lahat po na dumalo at sa pag-alalay po ng ating pong social services para po dito. At binabati din po natin ang ating pong mga birthday celebrants ng January. Sa ating mga seniors na umatid physically, si Nanay Berlinda Sanuan, si Tita Araceli Fernandez at si Tita Carmelita Tirado. Mga January, belated happy birthday po sa inyo. Mga January celebrants po yan. Kasama rin po dyan si Tita Merna Aguilar. Yan. Mga umatid po yan physically doon po kahapon. At nagbigay po tayo ng konting regalo sa kanila. Yan. So, para po sa events at hatid po ng National Grid Corporation of the Philippines. Noong kanila pong seminar, sila po ay nag-iwan ng ilan pong souvenirs. Ang ilan po ay pinaraffle po natin kahapon sa mga seniors during the seniors week. So, binigyan din po natin sila ng ating mga emergency hotline numbers. Yan. Dahil para po sa panahon ng emergency, makatawag po sila sa tamang ahensya. So para po sa ating mga senior, sana po makapag-follow po kayo sa Bakal Underscore Official at maging po sa ating po official na Facebook page para po sa mga senior citizens, senior Bakal Senior Citizens Underscore Official. Yan. At muli ang ating po pasasalamat sa lahat po na tumulong o malalay sa ating po makibaliw activities. At ang pagpupugay po sa ating po mga empleyado, bagamat ito po yung administrative day, alam ko pong napaka pagod ng ating po mga employees and in behalf of the Barangay Bakal Council, ang ating po pasasalamat po sa kanila. Okay. So, muli, ito po, ang ating po pagbate sa kapistahan naman po ng San Juan Bosco kung saan yung phase 2 po ay kabilang po dyan. At ang ating po magbati sa mga kapatid natin sa Barangay Pio del Pilar sa pagdiriwang po na kanilang kapistahan at congratulations sa kanilang pong
activities na inihanda doon naman po sa kanilang barangay. Ito po ang inyo pong Barangay Bakal Council hanggang sa susunod pong linggo na pagre-report po natin dito po sa ating virtual flag ceremony. Ang ating pumagbate sa mga birthday celebrants for the month of January at next week po may bago po tayong set na mga celebrants. Paalala po sa mga empleyado, bukas po yung ating schedule ng employees photo using our bank calendar shirt. So please be reminded that tomorrow will be our schedule for the photo ops for all employees sa ating po using our new bank calendar shirt para po sa ating po profile for 2023. So good morning po sa inyo lahat. Good morning po. Maraming salamat. One Bakal United. Good morning.